Ito ang bagong TMX125 ng Honda. Ano bang meron sa motor na to at tumadami ang tumatangkilik dito? Ang TMX125 ay powered ng legendary overhead valve engine na naiiba sa mga hanay niyang 125cc. Meron din itong napakatipid na fuel efficiency na 62.5 km per liter. Grabe, inaamoy lang ang gasolina. Makukuha ang motor na to sa halagang 53,400 lamang. Available na kulay nito ay meron siyang matte, armored silver, metallic, candy ruby, red, at black. Kung mahilig ka sa retro bike ay pasok sa iyo ang TMX125 dahil cafe racer inspired design na talagang napaka-minimalist tignan. Kung dati kang gumagamit ng TMX155 ay magbabalik tanaw ka sa headlight at signal light na hawig ng classic TMX155. Meron na din itong informative meter panel na meron speedometer, tachometer, turn signal, at gear indicator. 5-speed gear na din ito kaya nagdadagdag ng balanse sa lakas at speed para sa smooth na ride. Euro 3 compliant na din ito kaya matipid na sa gasolina at maganda pa sa kalikasan. Di ka na din mamumroblema sa kakasipa dahil meron na itong starter button na dagdag ginhawa kung ikaw ay tamad sumipa. Ang upuan nito ay kamukha na din ng TMX155 na talagang napakalambot at napakakapal na di sasakit ang iyong puwet. Dumako tayo sa specs, engine type, 4-stroke, overhead valve, bore by stroke, 56.5mm by 49.5mm, maximum power, 7.6 kW at 8,000 RPM. Starting system, electric po siya and a kickstart. Transmission type niya po, manual. Suspension type niya po sa kanyang harapan, telescopic fork. Sa kanya pong likuran, twin. Brake type sa harapan, drum brake. Ganun din po ang kanyang likuran, drum brake din yan. Tire size niya sa kanyang front, 2.50 by 18. Sa kanyang likuran naman po, 2.75 by 18. Wheel type, spoke. Wheel base, 1,226 mm. Overall length, 1,904 mm. Overall width, 754 mm. Overall height, 1,026 mm. Curb weight, 113 kg. Seat height, 759 mm. Ground clearance, 156 mm. Fuel system, carburetor lang siya. Fuel tank capacity, 8.6 liters. Engine oil capacity, 1.1 liters. What's up mga soy? So, ito yung TMX125 Alpha. 5'8 or 5'9 yung height ko. Subukan nating upuan. Flat-footed tayo, guys. Very relax yung balikat mo. Hindi ka mapapagod talaga. Kagandaan nito, pwede siya single sidecar. Advisable siya. Kahit 125cc lang to, okay na okay to, guys. Halos sawig ito ng TMX na unang release dati, yung mga Acero, tinatawag namin dito sa Pampanga. Makita natin dito yung emblem niya. Ayun, oh. Naka-imbow siya, Honda. Bulb type lang kanyang headlight, pati signal light niya. Bulb type rin yan. Yung tapaludo niya, classic pa rin. Yung front port niya, okay naman. Ayun, oh. Maliit lang siya, siyempre, sa 125cc niya. Okay na okay to, bagay na bagay. Size ng kanyang gulong is by 18 na rin to. Ang tatak ng kanyang gulong, MBP Star Japan to. Hindi siya tubeless. Spoke rin yung kanyang wheels. Yung kulay niya dito, maganda rin quality. Pati yung dito, yung dating TMX155, di ba ganyan din? Dito meron na siyang RPM, meron na rin siyang speedometer, meron siyang gear indicator, at meron siyang neutral, turn to the left, right, high beam, pero wala siyang fuel gauge. Makita naman natin handlebar niya, pa butterfly. Gloss yung finish. Yung handlebar niya, maganda rin yung pagka-plastic. Endboard niya, parang chrome mo yun. Ganda. Yung preno niya sa harapan. Adjustable to guys, manual. Kung marunong kayo, dito lang yan. Sa kabila, meron siyang high beam, low beam, turn to the left, right, busina. Wala siyang passing light. Adjustable din yung clutch na ito. Manual yan. Classic. Sa mga namamasada, alam nila yan. Wala siyang on and off na ilaw. Yan, very basic lang naman. Tapos ang ganda rin na side mirror niya. Medyo modern na, hindi na siya bilog. Kagandaan nito. Kitang-kita kami sa likuran. Hindi ka maduduling. Ganding quality nito eh. Yung finish nito, matte silver. Sobrang simple lang siya. Emblem lang siya ng Honda na sticker dito. Maganda sana kung naka-imbose to eh. No? Pero okay na rin. Napaka-simple. Kagandahan, meron siyang kickstarter at rubber rin yung sa foot peg mo. Kagandaan nito kasi sa vibration, hindi ka mababibrate. Meron siyang preno. Ito yung sa drum brake lang. Drum brake rin yung preno niya sa harapan. Adjustable din siya dito. Dito yung kamukha sa TMX dati. Pag nagpa-gas ka, ito yung pinaka-fuel gauge mo eh. Pag nag-reserve siya, lilipat mo lang siya sa reserve. Ito yung makina niya guys. Meron na siyang starter. Pambio niya dito. Pares lang siya, kaya lang ito hanggang 5-speed siya. Ganda naman quality naman ng pagka-bakal nito eh. Tapos ito pinalitan nila dati, bakal to eh. Ito plastic na ngayon oh. Yung dati sa kasa ako nagtatrabaho, bakal to. Ngayon plastic na siya. Kasi nadadali ito eh, nababasag palagi. Kaya goods to para sa akin. Ito yung sticker niya. Medyo may pagka-camouflage na design na tribal. Parang ganon. TMX 125 Alpha. Alpha yung ibig sabihin nito eh. Tapos yung suspension niya, goods naman to. Maganda rin quality to. Yung ano niya, chain cover, halos same lang naman sila. Plastic na lang yung dito niya. Hindi ka mukha sa TMX 155 dati, bakal to guys. Yung sa foot peg mo, ito, may rubber rin siya. Maganda rin naman yung quality. Round type siya, kamukha na sa Supreme. Yung kanyang swing arm, tube type din. Yung size ng kanyang likuran, 2.75 by 18. Hindi siya tubeless. Kamukha ng mga unang TMX yung mga gulong nila.
Yung sa kabila pala is 2.50 to. Yung grab bar niya sa inyong back ride, maganda rin quality. Kagandahan nito, pag bumili kang box, pwede na erecta na eh. Halos kawig siya ng TMX 155 yung mga nauna, di ba? Pati yung signal light, pati yung tapalodo dito sa likuran. Ito yung butso niya. Kagandahan, meron na siyang heat guard. Dati, ano to, chrome rin yung finish ngayon, minat nila sa modelo ngayon. Dito yung lagay ng langis. Yung ilaw niya sa likuran, ganito lang. Halos nag-upgrade na siya kumpara doon sa dati. Tapos meron pa tong ano dito, tapalodo parang ano, extended. Lagay ng plaka, yun lang. Ito pala yung pinaka-lock ng manubela nyo guys, dito sa ilalim. Di ba kamukha siya ng TMX 155 nung nauna. So, ito yung pinakamalapit na itsura sa TMX 155 para sa akin ha. Kumpara sa Supremo, ito yung mas malapit talaga. Kaya lang 125cc lang. Siguro kung maglalabas sila ng 150 nito, masastig. Check naman natin yung upuan nito guys, malambot din ayun, ha. Makapal. This is me, Alan De La Cruz, Guantron representative. Good day everyone. So this is our latest version unit family business type model, TMX 125. SRP 53,400, applicable for installment and cash term. Only at here, Guanson Honda Dau, near in KFC in front of Jumbo Genera. Giveaways, helmet, Guanson printed t-shirt, and free service, 500 to 16,000 kilometers. So, dito ko na natatapusin yung vlog dito sa Honda. Dito to sa Honda Guanson, harap siya ng Genera Dau or KFC guys. Maraming salamat sa staff nila. I'm Jason. Jason to Herbert. Richard. Ayan kay Alan. Hello. At kay Ma'am. Ken. At kasama ko si Christian. Hello. Alright. Ah, ito si Mark. Si Kuya Gani. So maraming salamat. Kung gusto nyo mag-inquire, diretso lang kayo dito. Ingat kayo. Arrest.